Okay, magandang hapon mga ka-monster. Sa mga gustong mag-DIY ng alarm, ito, sana makatulong po kami ulit. So, Mitsubishi Mirage, meron siyang original na susi na power lock, lock and lock. So, papalitan na natin ng with alarm. Flipkin na rin siya. Okay? So, ginawa natin, basically, binaklas muna natin lahat yung pangilalim ng dashboard and then pati yung side panel. Bakit? Bakit natin tinanggal yung side panel? Yung side panel kasi, kung meron siyang button na lock-unlock dito, mas madali siyang huliin. Pero kung wala siya, ayun, so kailangan natin puntahan yung actuator, yung original actuator ng pinto, hanapin natin yung power source niya. So, ito yung naging power source niya, pink tsaka violet. Babaybayin natin yan, nandito yan sa baba. Ito. So, pagdating dito sa baba, originally, ito yung kadugtong niyan, pinutol na natin. Bakit? Kasi may sariling system to. Once na hindi mo pinutol yan, magsasalubong yung wire niyan, yung kuryente magsasalubong. So, posibleng baka may maputulan ng fuse or magka-problema yan. So, pinakasi, putulin na yan. And then, ito na yan. Diretso na. Tatap na natin dito yung lock-unlock wire ng module. Okay? So, once na nakuha na natin yun, yung pinakaunang-unang ginagawa natin. Kasi once na hindi natin nakuha yan, naikabit na natin lahat. Sayang. Sayang yung effort. Ibabalik po pa. Itatanggalin lang natin. So, once na nakuha na natin yun, so, second step, ilalagay na natin yung direction light, which is spark light, tapos yung door sensor, tsaka yung brake light. Dito lahat halos kinukuha natin dito sa may wire. May wire kasi to dito sa tabi ng ng driver side sa ilalim. So dito lahat dumaan kasi yung mga wiring natin papuntang likod, mga ilaw. So ito trace natin yan isa-isa hanggang doon sa makuha natin kung asan yung park light, which is yung nakita natin is yung violet. Brake light, yung red, and then yung door sensor, yung violet with white stripe. Okay? So, paano natin tinetest, nakukuha yan? So, dapat may tester din kayo. So, napaka-importante. Ito yung mga kailangan lang naman natin mga gamit. Tester, plies, cutter, electric tape, Phillips screw. Yun. So, once na na-test na natin yun, nakuha na natin, itatap lang natin lahat dyan. And then yung yung siren niya. Yung siren, magpapalabas lang tayo ng isang wire papunta dun sa labas, and then body ground na sa dun, and then tap siya sa pink wire, which is ito yung siren niya. Dito papunta sa module. Okay? So, once na na-tap, yan na. Lock and lock na tayo. Yung positive niya, negative ng module, yung negative, kumuha lang tayo ng negative sa body ground. Then positive, dito sa may push box, meron naman siyang spare na power source ng 12 volts. Doon na tayo kumuha. Ayun. Yan. So, once na nailagay na natin yan, yan na. Pwede natin na-try. Lock. Unlock. Lock. Unlock. Alright. So, once na nakabukas yung pito, ayan, nakikita naman natin na umiilaw yung panel niya kasi nakabukas pa yung pinto. So, unlock lang natin. Alright. Okay. So, once na nagawa na lahat yan, iha-harness lang natin na maayos. Then, babalik na natin. Tapos na. Okay? Yun. So, dito sa version na to, may trunk release option kasi yung alarm na pinalagay. So, gusto nung may-ari ilagay yung trunk release niya, which is diagram is yung green wire. So, ito yung green wire. So, ginawa natin, instead na ito, dadiretso dun sa trunk niya para mag-drive ng actuator, naglagay tayo ng relay. Yan. So, bakit tayo naglalagay ng relay? Kasi pag once na itong green wire ang dinaretso natin doon para magbigay na signal doon sa actuator, baka hindi niya kayanin, mababa lang kasi yung ampere ng binibigay na signal ng module.
So ginagawa natin, dinadrive na lang niya yung relay, then yung relay ang magbibigay ng supply dun sa module or dun sa actuator dun sa likod. Mas matibay, mas safe, tsaka mas magtatagal siya. Okay? So once na naiglagyan na natin ng relay, Bosch relay ginamit natin dito, yung green wire para dun sa trigger ng relay, positive, papunta dito sa main line na positive, then negative sa body ground, and then yung power source ng relay na magbibigay ng ng kuryente dun sa actuator. Ito na yun, wire, naglatag tayo ng wire papunta dun sa likod. Okay, so based naman dito sa ano, sa manual natin. Yan, based naman dito sa manual natin. So, trunk release. Press and hold unlock button for 2 seconds. The trunk will be open. If system is armed, it will disarm the system at the same time. Press and hold the trunk button for 2 seconds. Then will open. So, pag naka-disarm, yung unit or yung alarm, di-disarm muna natin. And then, pipindutin natin daw ng yun, disarm. Tapos pipindutin natin daw yung unlock ng for 2 seconds para mag-trigger yung alarm, yung actuator na sa likod. Okay, so ngayon, na-connect na natin dito sa harap. Check naman natin ngayon yung sa likod. Okay? Tingnan natin. Pakita ko sa inyo. So update, ito na po yung actuator. Ilagay na natin wiring. So kanina inailagay na actuator defective. So yun po yung bracket niya. Hinihila niya itong sa may mechanism ng pinto. Testingin na natin, ano po? Testingin muna natin. Good. Pa. Alright. So yun, mga ka-monster. Lock. Unlock. Okay. So, babalik na lang natin yan. Lahat ng mga wiring, i-harness na lang natin ng maayos. And then, balik na natin yung mga sidings tsaka ilalim ng cover ng dashboard. Okay? So, okay. So, tapos na lahat. Nailagay na lahat natin. Sidings, cover. Yan. So, malinis na. Testing na natin. Lock. Unlock. Then yung trunk release. Alright. Thank you.